Ayan, nandito ako sa aking kubo. Ito yung topic natin, ha. So, you have to watch, share, and possibly comment kung ano yung masasabi ninyo at sino ba ang iboboto nyo. Okay, antayin ko yung comment nyo, ha. Ito yung topic natin. Maganda to ngayon. You will enjoy. Watch it all. Ayan. Good morning ulit mga kaibigan, mga kapatid. Welcome pong muli sa ating YouTube channel, Tito Tony. Today kasi ay maganda itong topic natin, ha. I would like to know kung paano tayo naaapektuhan sa ating pagboboto. Ang ating pinaka-topic ay ang propaganda techniques. We will see, kasi itong propaganda techniques na ito ay napag-usapan noon pa ng mga sikat na psikolohista. Sa pangunguna ng mga kilalang psikolohista or psychologist na inaaral ngayon sa ating high school or senior high school hanggang sa college. Okay, so alamin natin, invest kasi na para ito sa mga produkto, which is supposed to be ay para doon nagagamit ngayon itong mga bagay na ito dito sa panahon ng pangangampanya or election. We will see paano ba naaapektuhan ng tinatawag na propaganda techniques ang kaisipan, lalo ng mga bagong butante ngayon sa high school, senior high school, pati na rin yung mga iba pa. Dati ng mga butante na paano nga ba kayo naaapektuhan sa propaganda techniques ng ibang mga kandidato at paano kayo namimili ng bobotohin nyo o iboboto nyo balahin. Ayan. So, we will start. Ito yung unang slide. Ang tawag dito sa propaganda technique na ito ay the techniques of testimonials. Basahin ko muna. Testimonials using well-known, respected people to endorse a product or service, cashing in on a celebrity's reputation. So gumagamit kasi ito ng mga kilalang mga artista or sikat or mga tao na mas kilala ng nakararami, which is magbibigay sila ng testimony nila or patotoo nila para sa mga produkto na supposed to be ay tayo yung nakakaalam. At kahit gaano karami ang mga tao nakakaalam, talo sila pag ang nag-testimony ay kilalang tao na maaaring maka-apekto para bilhin yung mga produktong ito. How about sa mga election runners ngayon, katulad ng presidential balls? Sino yung mga gumagamit ng artista? I have to know that. Kayo ba'y nagpapatiano dito kapag may artista na silang guni or itinaas ang kanilang mga kamay ng mga sikat na tao o artista? Kayo ba ay bumoboto? Or pinipili nyo ang kandidato pagka sila ay sikat na? Marami dyan, di ba? May mga sumayo pa lang Gangnam style, di ba? Or budos siya tayo, tit, and so on. Ano pa? Sino pa kaya? Merong gumamit ng kanta ng mga sikat, di ba? Ginamit yung mga folk songs na sikat. Meron ding mga tumatakbo ngayon na sila raw yung mga I am a man. Sino yun? Mga bad boy, the Philippine movie raw. Are you going to vote them? Ayoko magbanggit ng pangalan, eh. Nasa inyo po yan. Wala namang masamang iboto sila, pero you have to know, sila ba ay may magagawa? Are they have the potential to be leaders? Iluktok natin sa mga posisyon na dapat ay paglingkuran para sa taong bayan. Kaya ba nila? Ayan na, next. We have the propaganda technique of a bandwagon. Nakilala nyo yan, di ba? Basa. Convincing the target audience to do something or buy something because everyone else is doing it. Join the crowd. This technique reinforces people's desire to fit in and be on the winning team. Unahin na natin sa PBA, nanonood mo kayo ng basketball, di ba? O ano yung mga yon? Especially yung tinatawag na kangkong teams. Pagka yan ay nalaglag at sila ay nagpunta, nagbakasyon na ng Boracay, sorry sa mga jinkings yan, ha? Di ba? Lumilipat sa iba kahit hindi naman talaga nila yung team. Ang tawag doon ay bandwagon effects or the bandwagon propaganda. Kunwari, Los Angeles Lakers ka, dahil natalo, doon ka sa kalaban ng tumalo sa kanila. That is also a bandwagon. At ano pa yan? Doon sa marami kasing gumagawa. Kunwari, sa course ninyo as a senior high school. Sino ang umaapekto dahil ba maraming gumamit? Or maraming kumuha sa
sa stand na yun ay doon na rin kayo. Maraming gumagawa eh. So instead na ABM ako, doon na lang ako sa may gas. Kasi marami kami ron. Ang tanong ay kaya mo ba? Doon na lang ako sa accountancy. Doon na lang ako sa may business. Doon ako sa engineering. Doon ako sa STEM. Bakit? Kasi marami sila doon. Ang tanong ng bayan, kaya mo ba? Okay? How about the in the elections? Uy, sikat to ah. Sige, magbabanggit ako ng pangalan na, pero no offense meant to every politicians. Uy, maraming bumoboto. Maraming may gusto kay Bongbong Marcos. Magbo-Bongbong Marcos-Sarah Duterte na rin ako para sikat. Para I am one of them. bbm-sarah kami. Dahil sikat, dahil maraming may gusto, di ba? Next. Next propaganda technique is the stereotyping. Ito naman yung using names or descriptive words that evoke fear, hatred, or negative response from the viewer. This technique links a person or idea to negative symbols. Okay, gumagamit siya ng mga mapangmaliit or in other words, ay mapanglait na salita para hindi iboto. Sino-sino ba ito? Okay, narinig nyo na to, I'm sure. Lenny Lugaw, why are you going to compare Lenny Robredo with the Lugaw? Hindi mo ba alam yung mga background niya? Hindi mo ba alam ang mga narating niya? Okay. How about si, sasabihin nilang BBM ay magnanakaw? Have you proven him to be ganun magnanakaw? Hindi ba yun ay probably lang naman naggawa ng ibang tao? Probably ay tatay niya or do we know the certainty of it? Eh, bata siya. Well, I am not against any politician just like what I'm saying now. Ang sa akin ay bumoto ng tama. Okay, ito pa yung isa pinakamaganda ha. Pero bago yan ay panoorin nyo muna itong dapat ninyong panoorin. Ayan, thank you so much. Maganda pala dito mag-record. Dito ako sa aking kubo. So people, lahat kayo, matanda, bata, based sa na-explain ko at napanood ninyo ay you need to know na yung pagboto kasi sacred yan na pinagkaloob sa atin kung paano natin pipiliin yung next na magiging leader natin for the next 6 months. Senador man yan, vice, or whatever. Pag mayor, congressman, take 3 years lang yan. But when it says senator at presidential balls, 6 years yan. Kaya careful, careful tayo. At laging tandaan yung patriotism. Pagiging makabayan at pagsuporta sa bayan muna bago ang sarili. Yun yun eh. So, sino ang pipiliin ninyo? Sino ang i-elect nyo? Or, sino ang iboboto ninyo? Yun bang marami? Marami kasi naniniwala rito. Dito na rin ako para game. Pag nagko-comment kayo na sa mga Facebook post na mabasa ko yan, marami. Diba? Grabe. Overwhelming. Pagka yung isa yung sinasabi, makikigaya ka ba? Pag yung isa naman ay lumalabas yan, pa-victim or kawawa effect. Isa rin sa propaganda yan eh. Parang we are the losers pero we are doing our best. Parang ganun yan eh. So are you going to vote for him and for her? Si Isko yan, tsaka si Madam Lenny, diba? Eh, lahat naman yung tatlong yan ay okay naman sila. Whether it be Bongbong Marcos, Lenny Robredo, Isko Moreno. Ito yung pinakakawawa, diba? Hindi naman kasi milyonaryo naman yan. Kung sabihin siyang basagulero or boksingero na naalog na yung utak and so on. Si Manny Pacquiao, marami namang natulungan yung tao rin. And he is also a pride of our country, diba? So, isiping mabuti yung iboboto at tandaan palagi na yung boto mo dapat ay sa iyo lang. Sacred. Kung gusto mong sabihin, di sabihin din. Ako hindi ko sinasabi eh. Pero laging tandaan na dapat ang tunay na botante, ang tunay na patriotism ay nasa puso natin yung you will have to support whoever will win. Kung sino yung manok mo at natalo, supportahan mo yung nanalo. In that way, ay sabay-sabay tayong uunlad whoever they are. Hindi yung pagka natalo ay galit ka na at gagawan mo na ng paraan para mabulabog yung pamumuno at mag-encourage ka pa ng di ba? Rally or kung ano-ano man na hindi pagsuporta sa proyekto na that is not a good trait of being a or having a patriotism in your heart.
Dapat whoever wins, manok man yan or hindi, kalimutan ang nakaraan and then support the leaders so that they will also be successful at masaya sila pagka tumutulong talaga sila sa bayan. Yung pagrarally na yan or paninira sa kanila after the election, wala yan eh. Mangyayari at mangyayari yan at alam ng buong bayan yan kung sila talaga ay hindi gagawa ng tama. Ayun lang po. Thank you so much. See you next time.